Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Bilang kaanib ng angka ng Diyos, tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang, mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging birhing si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nabagabag sa pangitaing yaon. Kaya't nilapitan ko ang isang naroon at tinanong tungkol sa mga bagay na aking nasaksihan. At ipinaliwanag naman niya sa akin. Ang sabi niya, ang apat na hayop ay apat na haring lilitaw sa daigdig. Ngunit ang mga banal na kataas-taasang Diyos ay bibigyan ng karapatang mamahala magpakailanman. Nasabik akong malaman ang kahulugan ng ikaapat na halimaw dahil sa malaking kaibahan nito sa tatlo at sa nakakatakot nitong anyo. Bakal ang mga ngipin at tanso ang mga panga. Dinudurog nito saka nilululon ang lahat na abutan at tinatakpan ang matira. Nananabik din akong malaman ang ibig sabihin ng sampung sungay at ang kahulugan noong isang sungay na tumubo sa ikabunot ng tatlo. Ibig ko ring malaman ang kahulugan ng mata nito at ng bibig na pawang kapalaluan ang sinasabi. At kung bakit ang sungay na ito'y mas malaki pa kaysa sa iba. Samantalang ako'y nakatingin, nakita kong dinigma nito at nilupig ang sungay ng mga lingkod ng Diyos. Pagkatapos, dumating
ang nabubuhay magpakailanman at nagbigay ng hatol sa panig ng mga lingkod ng Diyos. Dumating ang araw para ibigay sa bayan ng Diyos ang pamamahala sa kaharian. Ganito ang sinabi sa akin, ang ikaapat na hayop ay ikaapat na kahariang babangon sa daigdig. Kakaiba ito sa lahat ng kaharian pagkat masasakop nito ang sandaigdigan. Yuyurakan at iiwang luray-luray. Ang sampung sungay ay kumakatawan sa sampung hari. Sa gitna nila'y mayroong isang sisilang. Iba ito sa karamihan at sa kanyang pagtayo, tatlong hari ang mabubuwal. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hirang ng Diyos. Kung maaari, babaguhin ang kautusan at mga gawaing pangrelihiyon. Ang mga hirang ay ipapailalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Ngunit siya'y hahatulan. Kukunin sa kanya ang kaharian at dudurugin siya ng lubusan. Ang kaharian pati ang karangalan ay ibibigay sa mga hirang ng kataas-taasan. Sila ang magahari magpakailanman at maglilingkod sa kanila ang lahat ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilat papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Lahat ng tao sa daigdig, purihin ninyo ang Panginoon. Aawitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihin ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, bansang Israel. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihin ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga saserdote ng Diyos. Awitan siya at papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga lingkod ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga tapat. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga banal at mabababang loob. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, mag-ingat kayo na huwag magumon sa katawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito.
baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. Sapagkat darating iyon nang hindi inaasahan ng tao sa buong daigdig, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Alam po ninyo, sa araw na ito ay mayroong magtatapos. Ngunit mayroon din namang sisimulan. Nagtatapos po ngayon ang taong pangliturhiya ng ating simbahan. At bukas naman, magsisimula ang unang araw sa liturhikal na kalendaryo ng ating simbahan at maghuhudyat ng pasimula ng panahon ng Adbiyento. Ang Adbiyento ay ang panahon ng pagdating. Pinaghahandaan natin ang pagdating ni Jesus Nazareno. Mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas. Isinilang si Jesus Nazareno sa sabsaban sa Bethlehem. Pinatunayan ng Diyos na hindi siya takot maging maliit. Hindi siya takot na hanapin ang bawat isa sa atin. Pinatunayan ng Diyos na hindi siya takot makipamuhay sa bawat isa sa atin. Hindi siya takot na maging kaisa natin. Dinaman niya ang ating mga damdamin. Nakiisa siya sa ating Aba at mahirap na kalagayan. Nakibalikat siya sa ating paghihirap. Hindi niya tayo iniwan sa gitna ng laban ng buhay. Sinamahan niya tayo sa bawas unos ng pagsubok. Naging tapat siya kahit paulit-ulit natin siyang sinasaktan, sanhi ng ating pagkamakasalanan at pagkamakasarili. Alam po ninyo, kung tutuusin, hindi naman ito kailangang gawin ng ating Diyos. Nasa Kanya na ang lahat. Siya ang may-ari ng sanlibutan. Siya ay makapangyarihan. Magagawa niya ang lahat ng Kaniyang naisin. Siya ay punong-puno ng karunungan at kaluwalhatian. Subalit, sa lahat ng ito, ang pinakanangibabaw sa Kanya ay ang Kanyang awa at pag-ibig. Sa kabila ng kasalanan ng tao, sa kabila ng ating pagkukulang at pagiging mataas, hindi nangibabaw ang puot at galit ng Diyos. Hindi kaparusahan ang nais ng Diyos. Hinangad niyang maligtas ang bawat isa sa atin sa pamamagitan ng mga dugo at sugat ni Jesus
Nazareno, ang kaniyang bugtong na anak, at naramdaman nating lahat kung gaano kabuti ang bugtong na anak ng Diyos na kataas-taasan sa lahat. Bagamat Diyos din si Jesus Nazareno, nakipamuhay siya sa atin upang ipadama kung gaano kalalim ang awa at pag-ibig ng Diyos Ama sa atin. Kung gaano kahalaga ang bawat isa sa atin, bagamat ang tingin ng lipunan ay wala tayong silbi at halaga, sa mata ng Diyos, tayo ay Kanyang pinaka-iibig at pinakamamahal. Kaya nga magandang balikan ang isang taong nagdaan. Masarap balikan ang bawat buwan na lumipas. Naging tapat ba tayo kay Jesus Nazareno? Napabuti ba ang antas ng ating pamumuhay o mas lalo tayong naging ganid sa kayamanan at kapangyarihan? Pinipilit ba nating magbago tungo sa kabutihan? Natuto na ba tayong magpatawad at magparaya? Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, bukas sasalubungin natin ang unang araw ng bagong taon sa kalendaryo ng simbahan, ang unang linggo ng Adbyento. Sana salubungin natin ito na punong-puno ng pag-asa at pananabik na matularan ang buhay ni Jesus Nazareno. Naway huwag tayong manabik sa mga regalo. Naway huwag tayong manabik sa mga palamuti at aginaldo. Naway huwag tayong manabik sa mga salo-salo at mga party. Hindi dito nakasalalay ang ating paghahanda at paghihintay. Nakasalalay ang Adbyento kung gaano kalaki ang ating puso upang tanggapin at paghariin sa ating puso ang tunay at nag-iisang dakilang hari at manunubos. Yan ay walang iba kung hindi ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama para tulungan tayong maghanda sa pagdating ng ating Panginoon sa ating daigdig at sa ating buhay. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway huwag magkulang na paalalahanan ang mga sumasampalataya sa pangangailangan sa pagiging aktibong pagbabantay at bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon na may pananalangin at paggawa ng kabutihan, manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin makaligtaang malaman ang pagdating ni Kristo sa pamamagitan ng mga taong nakakasalamuhan natin sa araw-araw, manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo'y naway magpakita ng habag sa mga dumaranas ng pagdurusa sa kanilang buhay, manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit
Naway madama ang mapagpagaling na presensya ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga yumao, naway matagpuan si Kristo sa kanilang makalangit na pagdalakbay, manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng bagong pangarap habang aming hinihintay nang may masayang pag-asa ang pagdating ng iyong anak na si Hesukristo. Amen. Magsipo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang hindi bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay mapagpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birhing nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa nang tanang dakilang bagay, ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala." Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen
at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinuluhalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.